Matapos ang dalawang taong gera, sa pagitan ng puwersang militar ng Estados Unidos at grupo ng Taliban, napagpa siya ng US government na itigil na ang walang katapusan at pinakamahabang digmaan sa kanilang kasaysayan. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. Umalis na ang kahuli-huliang C-17 transport aircraft sa Hamid Karzai International Airport o mas kilala sa tawag na Kabul Airport. Ayon kay US President Joe Biden, naging matagumpay umano ang isinagawang evacuation sa airport at lagpas 120,000 katao ang kanilang nailikas sa lugar. Ngunit sa payag na inilabas ni General Frank McKenzie, commander ng US Central Command, hindi umano nailikas ang lahat ng gustong umalis ng Afghanistan at maraming naiwan sa lugar, kabilang na ang ilang Amerikano. Naging mapait din ang kahuli-hulihang araw ng evacuation dahil sa 13 miyembro ng US military at lagpas 200 mga taga-Afghanistan ang nasawi sa nangyaring pambubomba sa airport. Sinabing kagagawan ito ng Islamic State Khorasan na isa ding sinasabing kaaway ng Taliban. At dahil dito, isang grupo ng magigiting na sundalo ang handang manatili upang lumaban sa Islamic State Khorasan. 40 miyembro ng British Special Forces na SAS o Special Air Service ang voluntaryong mananatili sa Afghanistan upang magiganti sa nangyaring pagkasawi ng 13 US troops. Pinaplano ng elite forces na magtayo ng kanilang base sa Afghan-Pakistan border upang magsagawa ng mga surpresang pag-atake sa kalaban. Aprobado naman ng Taliban ang pag-operate ng British Special Forces sa Afghanistan dahil pinoproblema din nila ang Islamic State Khorasan. Kinukondina din ng Taliban ang nangyaring pagbomba sa airport dahil iilan sa kanilang tauhan ang nasawi sa lugar. Lagpas 30% ng Afghan military forces ay sumapi na sa Taliban kasunod ng pag-atras ng NATO forces, lalong-lalo na ang US military. Ngunit ayon sa isang military official, hindi sila makikipagtulungan sa Taliban at magsasagawa sila ng kani-kanilang operasyon. Tutulong din ang Estados Unidos sa mga operasyon ng Special Air Service at magpapadala ng kanilang mga drones, pati na rin mga air support aircrafts. At ayon kay President Joe Biden, hinding-hindi nila titigilan ang Islamic State Khorasan at pagbabayaran nila ang ginawa nitong pambubomba. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Special Air Service ang pangunahing Special Forces Unit ng British Royal Army pagdating sa mga terorista at kahit saan mang gera sa lupa. Ginawa ang grupo na ito noong kasagsagan ng ikalawang pandaigdigang digmaan upang magsagawa ng operasyon sa teritoryo ng kalaban. Kilala sila sa kanilang stealth maneuvers, pati na rin sa mga close combat action. Ayon sa mga miyembro ng SAS, personal nilang kilala ang mga US Marines na binawian ang buhay sa pagbomba ng airport, kaya ganun na lang ang kanilang kagustuhan na makabawi at patumbahin ang kanilang mga kalaban. Malaki umano ang naitulong ng US Marines sa operasyon sa Afghanistan, kabilang na dito ang pag-supply ng kanilang mga pagkain, mga bala, mga armas, pati na rin ang paggamot sa mga nasugatan. Sa ngayon, ay hindi pa malaman kung gaano katagal mananatili ang Special Forces Group sa Afghanistan at kung magdadagdag pa sila ng puwersa sa lugar.